Ang diabetes ay isang kondisyon kung saan tumataas ang level ng blood sugar. Mahalaga ang sakit na ito sapagkat ang mataas na sukal sa dugo ay sumisira sa maraming mga bahagi ng katawan tulad ng mata, bato o kidneys, puso at mga ugat. May iba't ibang uri ng diabetes. Ang dalawang pinakamadalas na uri ng diabetes ay ang type 1 diabetes o insulin-dependent diabetes na nangangailangan mag-inject ng insulin habang buhay at ang type 2 diabetes na siyang pinakakaraniwang uri ng diabetes. Ang type 2 diabetes ay isa sa mga lumalaganap na sakit ngayon. Mahigit sa 300 milyong katao sa buong mundo ay may ganitong karamdaman. 4 milyong Pilipino na rin ang apektado nito. Inaasahang tataas pa ang bilang nito sa mga darating na taon. Ilan sa mga kadahilanan sa patuloy na pagdami ng mga taong may diabetes ay ang sobrang pagkain o unhealthy diet, pagiging mataba o sobra sa timbang, at kakulangan sa regular na pagkilos o ehersisyo. Maaring may panganib na magkaroon ng type 2 diabetes ang mga taong may high blood pressure or mataas na presyon, may mga malalapit na kamag-anak na may diabetes, at mga kababaihang nagkaroon ng diabetes habang nagbubuntis o tinatawag na gestational diabetes. Karamihan ay walang ideya na sila ay may diabetes na pala dahil ang mga sintomas ay napapansin na lamang kung kailan malala na ang diabetes. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw o pagkagutom, madaling pagkapagod, pamamayat, panlalabo ng paningin, matagal na paggaling ng mga sugat, madalas na impeksyon, at pakiramdam na parang tinutusok ang mga dulo ng daliri. Inirekomenda na magpakonsulta sa mga doktor at sumailalim sa diabetes screening ang mga sumusunod. Pilipinong edad 40 anyos pataas. May isa o ilan sa mga nabanggit na risk factors. May mataas na blood pressure o cholesterol. Dati nang nagka-stroke o sakit sa puso at ugat. Babaeng nagkaroon ng gestational diabetes o may polycystic ovary syndrome. Kapag maagang nalaman ang pagkakaroon ng diabetes, maaga ring masisimulan ang gamutan. Mahalagang tandaan na ang susi sa pag-iwas sa komplikasyon ng diabetes ay ang pagbaba ng blood sugar sa tulong ng regular na pag-monitor dito at pagsunod sa tamang pag-inom ng gamot. Kahit na isang seryosong kondisyon ang diabetes, ang mga komplikasyon ay maiiwasan sa pamamagitan ng blood sugar control, regular na exercise, pagpapababa ng timbang, malusog na pagkain, tamang pag-inom ng gamot, at regular na check-up sa mga doktor. Huwag baliwalain ang diabetes. Sa tamang impormasyon at maagap na aksyon ngayon, makakaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes. This message is brought to you as a public service by the Philippine Society of Endocrinology and Metabolism.